Sa video na ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo makikita ang monetization, eligibility, status at requirements sa Facebook personal account at Facebook page. Shout out kay Sir Zir Patrick, sabi niya, "Hi po idol, ask ko lang po about po sa Reels monetization. Iba-iba kasi ang sinasabi nila eh. Again, about po sa Facebook Reels monetization po. Need lang daw ng 1k followers para ma-monetize ka, pero sa iba naman need ng 10k followers daw for monetization. Ang gulo, ano po ba ang totoo? Sana mapansin po, thanks po." Ganyan din ako nung nagsisimula ko guys, no? Kung naguguluhan kayo ngayon, okay lang yan. Basta relax lang kayo, natural lang maguluhan kayo dahil magulo talaga si Facebook. Hindi mga content creator ang magulo. Ang magulo si Facebook. Kasi yung mga information niya, hindi siya tulad ni YouTube na nasa isang lugar lang, nasa loob lang siya ng mismong creator studio. Si Facebook kasi napakarami niyang page, hindi mo alam kung saan mo dadamputin yung mga information. So, okay lang maguluhan kayo. Natural lang yan guys. No? Pero sa video na ito, tutulungan ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano nyo i-check yung eligibility status. Kung eligible ka na ba, kung ilan pang porsyento ang pupunuin mo para makamit mo yung eligibility requirements. Ituturo ko yun both page, sa Facebook page o kung gamit mo personal account. So, stay tuned lang guys bago tayo magsimula. Kung bago ka pa lang sa channel nito, consider subscribing para lagi ka maging updated kapag naglalabas tayo ng mga ganitong video about Facebook Reels tips. So once and for all guys, no, para matapos na ito, yung tanong nyo, ano ba talaga requirements, ba't iba-iba, ba't ang gulo? Kukonsulta tayo sa direktang page ni Facebook, doon natin makikita kasi at makikita mo talaga kung ano na ang status mo sa eligibility. So guys, huwag natin patagalin, unahin natin yung Facebook page. Tapos natin sa Facebook page, pumunta tayo sa personal account, okay? Gamit ang cellphone. Pero ngayon, dahil Facebook page ito, gagamitin muna natin desktop. Dito sa Google Chrome guys, search mo lang o kahit anong search engine ang gusto mong gamitin, Creator Studio. Yan, Creator Studio. Tapos makikita mo sa result, Creator Studio Facebook. Yan, click mo lang yan. Tapos, sa page ito guys, sa Facebook page, titignan natin yung eligibility status at requirements. Okay? Tapos, pumunta ka dito sa bandang itaas, may makikita ka, Meta Business, di ba sabi niya? Tapos, may makikita kang drop down dito, i-click mo lang yan, piliin mo kung anong gusto mong i-check na status. Lahat ng makikita mo dyan, yan yung mga ginawa mong page. Sa'yo page yan, ikaw nag-create yan. Lahat ng ito, page ko ang mga ito. Ngayon guys, hindi mo makikita dyan yung personal account mo. Ang makikita mo lang dito, yung mga Facebook pages lang. Okay? Yung Facebook personal account mo, iba yung pupuntahan natin, iba yung pagtitignan natin mamaya. Then yun nga, iselect na natin. Ito muna, sample lang naman guys, no? Iselect natin. Hindi ito yung personal account ko guys, no? Facebook pages ito. Kaya kung napapansin nyo, may nakalagay na TV dito. Facebook page ko ito. So sa bandang ibaba dito, sa mga menu dito, may makikita ka monetization. Ayan, makikita mo yan. Ma-access mo din ito guys gamit ang cellphone. Basta yung browser mo sa self, gawin mo lang desktop mode. Tapos ayan, dito sa monetization page, may makikita ka dito. Sabi niya, tools to try. Dito sa stars, makikita mo dito kung anong eligibility requirements niya. Sabi niya, have 1,000 followers for 60 consecutive days. Yan, okay? Tapos dito sa in-stream ads, bago tayo pumunta dito sa in-stream ads, paliwanag ko na ito kasi may nalilito pa rin dito. Guys, kapag bago pa lang account nyo, tapos tumapak siya ng 1,000 followers, hindi mo kaagad maseset up itong stars, hindi ka kaagad pasok. Hintayin mo muna na magkaroon ka ng 1,000 followers in 60 consecutive days. Dapat sa loob ng 2 months, hindi bababa ng 1,000 yung followers mo. Yun yung pinaka-requirements niya, okay? Basta lagi mong tandaan, sa unang araw na tumapak ng 1,000 yung followers mo, magbilang ka ng 60 days, dun ka palang pwede sa star monetization after 2 months. Then sa in-stream ads, sabi niya dito, 5,000 followers and 60 total eligible minutes viewed in the last 60 days. Tsaka dapat meron ka ng nakapublish na 5 video. Ang ibig sabihin nito, dapat meron ka ng 1,000 watch hours at 5,000 followers. At yung ads for reels naman guys, kapag na-enable ng in-stream ads mo, automatic na dapat ma-enable na din yung ads for reels mo. Titignan naman natin ngayon guys yung eligibility status. Kasi requirements ito, status naman ang titignan natin dito pa rin sa page. Kung kumusta na ba, ilang porsyento na ba yung napupuno ko sa mga requirements na ito. Click lang natin yung more dito guys. Ayan, mag-open siya ng bagong window. Tapos, pumunta tayo dito, see requirements natin. I-click lang natin guys yung check your page eligibility here. Yan. Hintayin lang natin, naglo-load siya. Kapag nag-load na siya, eto na siya.
Monetization tools for application. Tignan natin siya, no? Ito, punta tayo dito sa mga ibandang ibaba, makikita natin yung mga eligibility. Check eligibility and apply here, sabi niya, di ba? Punta tayo dun sa pinaka, ano ko, pinaka account ko. O pinaka Facebook page ko pala. Ito, Edel Rosario TV, yan. Makikita mo dito, stars, pwede na, branded content, pwede na. Pero yung mga wala pa, nandito sila sa other monetization tools. Ayan, in-stream ads, criteria not met. Subscription, not met. For live, not met. So, dito sa in-stream ads, ito yung importante kasi, view criteria natin, makikita mo dito kung ilang percentage pa ang kailangan mong punuin. Ayan, 69% pa lang yung sa akin. Dito sa minutes watch ko na dapat 60,000, 1% pa lang napupuno ko. Tapos wala akong video, isa lang video ko, di ba? Dapat may 5 active video ka, 20% lang nakalagay dito. So, isa lang video ko dito. Then guys, kung makikita nyo dito sa side, nakalagay na yung personal account natin guys. Di ba yan, makikita mo, Edel Rosario. Kapag kinlik mo yan, wag ka magbe-base dyan guys sa personal, professional account mo. Wag kang magbe-base dito. I-check natin siya mamaya sa cellphone. Dito kasi kahit i-drop down mo yan, wala kang makikitang in-stream ads. Okay? Hindi mo siya makikita dyan kahit anong gawin mo. So, exit na natin to. Pupunta tayo ngayon sa cellphone. Ang i-check natin naman yung eligibility status and requirements para sa mga professional account. I-check naman natin ngayon guys ang eligibility status natin gamit ang cellphone sa mga professional account natin sa Facebook. Ang unang gagawin natin guys, dapat laging updated yung application nyo sa Facebook. I-update nyo muna yan para hindi tayo magkaiba yung user interface. So, pag na-update nyo na yun guys, pumunta lang tayo dito sa Facebook application. Tapos, dito sa dashboard, yan si dashboard. Slide lang natin pataas. Yan. Then, makikita mo mayroong business help center. I-click mo lang yung business help center. Then, pumunta tayo dito sa may dalawang guhit dito sa top right corner. Click lang natin yung get started. Pag na-click mo yung get started, pumunta ka sa monetize your content. Yan. Tapos, slide mo lang pababa, may makikita kang ganito guys. See if you qualify for in-stream ads. Click mo lang yan din. Tapos, i-click mo yung start earning. Itin lang natin. Medyo madaming kiniklik guys, no? Then, punta tayo dito sa check it out. Click mo, tapos mapupunta ka dito guys. Yan, makikita mo yung mga yan. Okay? Hanapin mo yung account mo, yung pangalan ng account mo. Limbawa ko, Edel Rosario. Yan, makikita mo dito yung eligibility status mo. I-click mo lang yan, makikita mo, yan, in-stream ads for on-demand. Not criteria not met pa yung sa akin, i-click mo yung view criteria, tapos makikita mo yan, ayan guys. Followers, eligible means viewed, active videos, yan. Makikita mo dito kung eligible ka na o hindi pa, at kung ilan pa yung pupunuin mo at ilan pa yung kulang. Makikita mo din dito guys kung ilan yung requirements niya. Halimbawa dito sa followers, 5,000. Dito sa eligible minutes viewed, dito nakalagay 600,000. Pero 60,000 lang ito guys. No? Baka typo error lang ito. Kasi kung 600,000 minutes watch ito, wala pa ako. Hindi ko pa dapat na-meet ito. Kasi konti pa lang yung mga video ko at wala pa akong 600,000 watch minutes. So, palagay ko 60,000 lang ito guys, no? Nagka-typo error lang. Kasi ganun naman yung nasa Facebook page, no? Yung requirements for eligibility ng in-stream ad. 60,000 watch minutes lang. So, ito naging 600,000. Palagay ko typo lang ito. So, dito naman, may makikita ka, 100% na din yung active video ko. Lima lang naman yan. Magpo-post ka ng lima, magiging 100% na yan. So, yan, followers na lang hinihintay ko guys. So, okay na yan. Yun guys, so ganun lang kadali mag-check ng eligibility status and requirements para sa mga monetization natin sa Facebook account natin, sa page man o sa professional mode. Kung nalilito pa rin kayo, i-bookmark nyo lang ang video na ito, ulit-ulitin nyo lang, panoorin nyo, at dapat sanayin nyo ni sarili nyo sa pasikot-sikot ng Facebook kung gusto nyo talagang kumita dito. Para hindi na kayo malito at masanin na kayo sa paggamit ng Facebook kung anong gusto nyo tignan. At sigurado ako guys, madami din mga ibang content creator na baguhan pa lang na nalilito pa rin hanggang ngayon dito sa bagay na ito. Pag-i-share na lang ang video na ito, baka makatulong sa kanila sa mga social media accounts nyo. Para hindi na rin sila makakuha ng mga maling impormasyon sa mga iba, diba? Ito, ang information na binigay natin dito talagang accurate
at galing talaga kay Facebook. So guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong sa inyo, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para maging updated kayo pag naglalabas pa tayo ng maraming video about dito. At paki-like and share niyo na rin ang video na ito. At kung di pa kayo nakafollow sa ating Facebook account, paki-follow na rin. Guys, thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!